Isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas at kinikilala ng buong mundo, ang husay at galing ng mga overseas Filipino workers sa anumang larangan at propesyon na pasukin nito. Hindi nakapagtataka na umaabot sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng bansa, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Walang imposible sa bansang nagkakaisa at lumalaban para sa isang mithiin tungo sa Bagong Pilipinas. Sa ginawang pagpupulong para sa ika-40th and 41st Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at related summit sa Phnom Penh, Cambodia, maging sa ika-29th Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand, ibinida ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natamong 7.6% GDP growth ng bansa at ang pagkilala sa Pilipinas bilang second fastest growing economy sa rehiyong Asia. Patunay ito na tuloy-tuloy na ang panunumbalik ng sigla sa ating ekonomiya. Isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya, ang sektor ng manggagawa na nakapagtala ng 4.2% na pagtaas. Kabilang dito ang perang padala mula sa mga land-based at sea-based overseas Filipino workers. Hindi naman magkakaroon ng global demand for OFWs kung wala yung reputasyon, gold standard, ang Filipino worker. Saan man, no? Sa barko man, sa hotel man, sa ospital man. Pag nalaman nila, ay Filipino, yung tiwala kaagad nandoon. It's really a living testimony sa husay at talino at galing at disiplina ng Filipino manggagawa. Kaya sinasabi nila, labor export policy, kinakalakal natin yung ating mga kababayan. Actually, baliktad. Sila ang naghahanap na ngayon ng mga Pilipinong manggagawa. And choice na ng worker natin, dito ba o lilipad? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 3.8% o nagkakahalagang $2.84 billion ang itinaas ng mga remittances ng ating OFWs kumpara sa nakaraang taon. At kung ihahambing sa mga nakaraang buwan, tumaas pa ito ng 3.1% sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Quantifiable measurement, itong indicators, itong pagtawag natin sa kanila ng mga bayani. Ang OFWs ang biggest source of scholarships. Sila din ang biggest source ng financial aid sa mga matatandang kamag-anak, senior citizens sa pamilya, sila ang unang takbuhan. Yung mga pabahay, ayon na rin kay Senator Cynthia Villar, 50% ng kliyente ng kanilang mga housing projects ay mga OFWs. So makikita mo, hindi sila workers lang. Sila ay co-architects ng economic development ng bansa and they should be treated that way. Hindi na bago ang nararanasan ng bansa dahil sa epekto ng pandaigdigang krisis sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Kung ating maaalala, magkailang beses nang naharap ang Pilipinas sa pagsubok dahil sa pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya, gaya ng Asian Financial Crisis sa taong 1997 hanggang 2001, Global Economic Recession sa taong 2007 hanggang 2009, at ngayon, ang krisis sa paglobo ng global inflation. Alam mo na intindihan naman namin na tulad ngayon ang tataas ng bilihin, no, dito sa atin, na intindihan naman namin na meron talaga pagkakataon na yung OFW ang nagbabayad, nagtutustos ng halos lahat ng pangangailangan, no, ng pamilya. Na sa aming pag-uusap sa aming mga bilateral partners, mapag-usapan din lang nung yung sahod. Kailan ba pwedeng itaas? May plano ba kayong magtaas? Kung sabihin nila na, alam mo, hirap pa rin kami, hindi pa kami nakaka-recover, at least nabuksan na yung pinto,
maski bahagya. So yun ang balak namin gawin. Umpisa namin sa Saudi Arabia ngayong December. Kaya naman sa pakikilahok ng Pangulong Marcos sa mga pandaigdigang pagpupulong at pakikipagdayalogo sa iba't ibang pinuno ng bansa, kanyang inuuna at sinisiguro ang kapakanan ng marami sa ating mga overseas Filipino workers. Tulad na lamang nito, ang mahigit 10,000 OFWs na nagtrabaho sa Saudi Arabia na hindi nabigyan ng sahod sa mga pinagtrabahuang construction companies, wala nang magsara ang mga ito dahil sa pagkalugi sa loob ng taong 2015 hanggang 2016. So nung nag-uusap sila about the economy, about energy, agriculture, yung Crown Prince biglang sabi, "Mr. President, Your Excellency," sabi niya ganun, "I know that we will be meeting today," sabi niya. "The Saudi government agreed to shoulder all the unpaid claims of your Filipino workers," no? Alam ni Crown Prince Mohammed bin Salman na tumatagal na and may mga namamatay na. So sabi niya, as a gesture of friendship nga, sabi niya kay Presidente, "Sasagutin namin." And they have set aside 2 billion reals para lang dyan. Kaya kami naman sa Department of Migrant Workers, naghahanda kami para pumunta sa Saudi Arabia ngayong unang mga linggo ng Disyembre para pag-usapan yung mechanics. Isa rin sa magandang ibinalita ng Pangulo ang pagkakaroon ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa bansang Thailand. Matagal na nilang dasal panalangin na magka-polo doon kasi mga 30,000 ng teachers, yung iba naman ay mga professionals, ano. And ang problema nila nga naman, pag may problema sila sa kontrata, sino tatanungin nila? So nung inanunsyo yun, ay palakpakan yung mga Pilipino kasi ibig sabihin nun, madali na sila maka-invest sa OWA, OWA contribution nila, maitutuloy-tuloy na. Pag may problema sila sa employer, may malalapitan na sila. Hanggang sa pagbabalik nila, meron na silang makakausap, pagplano ng kanilang pagbabalik. Malaking ginhawa. And next year, magbubukas pa kami sa iba't ibang bansa. Karugtong na ng mga ginagawang pagbisita ng Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa, ang makumusta ng personal ang mga kababayan nating OFWs. Maihayag ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga sakripisyo nito para sa bayan. Maiulat ang kalagayan ng bansang kanilang uuwian at maibalita ang mga programa ng pamahalaan para sa kanila at sa taong bayan. There is a huge support for the president here, and that was manifested by the results of the elections here. The president got over 70% of the votes. You know, just like the rest of the Philippines, we are looking to the success of this administration. We pray for the success of the president, regardless of the administration, the success of the leader, the success of the government would spell benefits for the whole country and for its people. Katuwang nito, puspusan na rin ang mga ginagawang programa ng Department of Migrant Workers sa pamumuno ni Secretary Susan Toots Ople na nagsusulong ng kapakanan ng mga OFWs kabilang na ang mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Nothing prevents us from continuously fighting for workers' rights, no? Na mas magandang sahod, kung pwede nga taasan. Yung klaro na hours of rest, no? Huwag naman yung sagad to the bones yung trabaho. Freedom of communications sa pamilya nila. Yung just and prompt payment, no? For services rendered, no? At marami pang iba, mga basic labor rights. Yan ang maaasahan nila, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, workers' rights and welfare and workers' protection. Yan ang nasa pinakapuso ng Department of Migrant Workers. Isa na dito ang bagong tayong OFW hospital sa San Fernando, Pampanga sa Central Luzon. Ang pumapangalawang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng OFW sa bansa. Itong ospital ay under sa jurisdiction ng Department of Migrant Workers.
So yung mga OFWs natin na may mga karamdaman, basta non-surgical kasi hindi pa kumpleto yung mga equipment at yung mga personnel, pwede sila dito. Outpatient, I think later on next year, no, pwede ng inpatient. Ang target mga 100 bed capacity. Ang plano, magkakaroon din ng dialysis center, mga mammogram at ibang cancer assistance programs para sa OFWs. So OFWs, pamilya ng OFWs, they can come here. Kinikilala bilang mga bagong bayaning patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, nilalabanan ang kalungkutan at pangungulila sa mga mahal sa buhay, nagsasakripisyo para maiahon sa kahirapan at mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng marangal ang mga naiwang pamilya. Bawat isa sa atin ay may mahalagang kontribusyon. Malaki ang kontribusyon ng ating mga OFW. Noong ilang beses na nangyari na nagka-financial crisis sa buong mundo, pati ang Pilipinas ay tinamaan ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, ang bumubuhay sa amin ay ang sakripisyo ninyo. Ang bumubuhay sa amin, ang galing ninyo sa pagtrabaho. Kaya kami nagpapasalamat sa binibigay ninyong tulong at pinapatingkad ninyo ang pangalan at reputasyon ng mga Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo lahat. Isusukli ko sa inyong suporta ay ang pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. At pagpaganda sa minamahal nating Pilipinas. Sila ngayon ay binibigyang pagkilala sa kanilang ambag sa bayan, pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo, proteksyon mula sa anumang uri ng pang-aabuso, at kalinga sa anumang sulok ng mundo, dahil ito ang pangakong handog ng bagong Pilipinas.